Lodi, marami sa atin ang mga nahihilig na sa motor. Sa iba, ito ay ang pangunahing gamit sa paglalakbay para makaiwas sa matinding traffic. Sa iba, ito ang kanilang gamit panghanap buhay gaya ng mga lodi nating riders. Pero sa iba, sadyang pamporma, hobby o koleksyon lamang ang mga ito. Lodi, sa video nating ito, ating alamin ang mga pinakamahal na motor sa buong mundo. Lodi, welcome to EP Media. Bago natin simulan, ay baka naman pwede mong pindutin ang ating subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga sari-saring kwentong kapupulutan ng kaalaman at impormasyon. Una sa ating lista ay ang Kawasaki Ninja H2R sa halagang 1.8 million pesos. Ito ay nirelease noong 2015 at may tuturing na super sport bike. Meron itong 998cc engine at may 6-speed manual transmission. Meron din itong anti-lock braking system at launch control. Sa itsura pa lang, ninja moves na. Kung hindi mo pa kilala ang brand na ito, ay mabibilib ka sa mga models ng Enerica Eco. Ito ay mga electrically propelled sport road motorcycle. In short, Lodi, ito ay mga electric motorcycle. At hindi basta-basta ang mga specs nito. May speed ito na aabot hanggang 245 km per hour. At ito ay pinapaandar ng 11.7 kWh na battery. Astig, di ba? Noong ika-45 anibersaryo ng kumpanya, ay naglabas sila ng special edition model sa halagang aabot ng halos 2.3 million pesos. Pangatlo sa ating lista ay kilala na nating brand, ang Honda. Ginawa ang modelong ito ng Honda Racing Corporation para ikarera noong 2012 MotoGP Series. Meron itong 6-speed sequential transmission at 1,000cc. May bigat din itong 160 kilograms. Ngunit mabigat din ang presyo nito na aabot ng halos 6.5 million mga lodi. Sunod sa ating lista ang Suzuki AEM Carbon Fiber Hayabusa. Sa angas nito ay kayang umabot sa 300 km per hour ang takbo at merong 1,340cc. Palibhasa, isa ito sa pinakabigating motor sa mundo kaya bigating din ang presyo na aabot hanggang 8 million pesos. Ito naman ang kakaibang Ducati model na gawa sa titanium, avionic at aluminum at meron ding carbon fiber fenders. Kaya din itong umabot hanggang 300 km per hour mga lodi. At nagkakahalaga naman ito ng kulang-kulang 10 milyong piso. Pero kung pangmalakasan ang hanap mo at may malakasang budget ka rin, pwede mong subukan ang Dodge Tomahawk V10 Superbike. Isa sa pinakapambihira at isa sa pinakamahal na motor sa buong mundo. May presyo itong 25 million pesos. Medyo futuristic ang looks ng Tomahawk at may kayang bilis na 96 kilometers in 2.5 seconds mga lodi. Ang top speed nito ay aabot hanggang 643 kilometers per hour. Pero bago ka mag-react lodi, abay konsepto pa lamang ngayon ang motor na ito at hindi pa ito road legal ika nga.
Pero abangan natin, baka naman sa susunod ay makakita na tayo ng ganitong modelo sa kalsada. Kung ang hilig mo ay collector's item, ay pwede mo rin silipin ang Harley-Davidson Cosmic Starship. May tag price lang naman itong halos 75 million pesos. Collector's item lang ito, Lodi, kasi ang bike na ito ay hand-painted ng kilalang artist na si Jack Armstrong. Kung hindi nyo na itatanong, ang mga painting ni Jack ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 150 million pesos. Pero Lodi, kung ang presyo lang din naman ng motor ang pag-uusapan, ay wala nang tatalo pa sa Neiman Marcos Limited Edition Fighter. Ang frame ng modelong ito ay gawa sa isang buong pirasong metal na inukitan at dinisenyuhan. Medyo sci-fi inspired din ang design nito at meron lamang 45 units na inilabas, kaya ito ay considered super rare, mga Lodi. Ito ay may 1966cc air-cooled V-twin engine na kayang umabot hanggang 482 kilometers per hour. Pero ito ang weirdo, mga Lodi. Ang initial price ng motor na ito ay halos 5 milyong piso lamang. Pero dahil sa bibihira at bilang lang ang mga units na inilabas nito, ay lumobo na ang presyo nito na halos 550 milyon pesos na ngayon. Sa kasamaang palad, Lodi, lubos na naapektuhan ang Neiman sa pandemya, kaya nag-file ito ng bankruptcy. Thank you.